Ayan, magandang araw sa lahat at maraming salamat sa pagdalaw mo sa ating channel. Siya nga pala, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe, pakihit ang notification bell, at pakilike, comment, and share na rin ang ating video bilang suporta. Shoutout nga pala kay Mike, Jenny, Eugene, Harvey, at Patricia para sa challenge for today. Ang challenge ngayong araw ay puntahan natin yung Binondo Intramuros Bridge at Manila Baywalk Dolomite Beach sa Manila. At para marating natin yung destination natin ngayong araw, kailangan natin bumadyak ng 151.66 kilometers. Ang balikan ay 303.32 kilometers. Nandito na tayo ngayon sa Palayan City Business Hub dito sa Palayan City sa Nueva Ecija. Naging maaga yung labas natin ngayong araw kasi kailangan natin mag-adjust ng oras baka matraffic tayo sa Manila. Alas 2 na ng gabi, nandito tayo ngayon sa Bangad sa Cabanatuan City. Kasalukuyang ginagawa yung kalsada dito kaya one way lang. Capan City na tayo, ang huling syudad ng Nueva Ecija bago tayo tumawid sa probinsya ng Bulacan. Siya nga pala, kung may mga lugar kayo na gusto nyong ipabisita at magawa natin ng video documentation, pwede nyong i-comment sa comment box sa ibaba at susubukan natin gawa ng video. Alas 5 ng umaga, nakatawid na tayo sa probinsya ng Bulacan. Nandito na tayo ngayon sa town proper ng San Miguel. After breakfast, tuloy na tayo. Palabas tayo ng San Miguel at papasok naman tayo ng San Ildefonso. Para marating natin yung destination natin ngayong araw, kailangan natin baybayin yung 21 towns and cities mula Nueva Ecija hanggang Manila. Nga pala, first time natin napupunta sa Manila gamit ang bisikleta. Medyo out of my comfort zone itong biyahe na to kasi mas prefer ko yung mga ruta sa probinsya. Madalas naman tayo nakakapunta sa Manila by bus, pero sadyang ayaw ko lang talaga na mataong lugar. Pero sa ngayon, susubukan natin kung paano yung feeling na magbisikleta dito sa Manila. Siya nga pala, yung mga istruktura na nakikita natin kasalukuyang ginagawa sa gawing kaliwa ay isa sa mga mega project ng government. Bahagi ito ng PNR or Philippine National Railway. Sa mga susunod na panahon ay tatagos na mga train station dito sa lalawigan ng Bulacan. Papasok tayo ng Valenzuela City, medyo mahigpit yung mga otoridad, nalimita sila ng mga motorista. Mula dito hanggang sa Manila ay may mga designated bike lane na. Bike lane. Malabon na tayo, medyo malapit na tayo kasi pagtawid natin ng Navotas ay Manila na. Nga pala, yung mga estero at mga ilog dito sa National Capital Region ay malaki ng improvement. Kung dati ay pwedeng lakaran ang mga estero at mga ilog dahil sa kapal ng basura, ngayon ay minimal na lang ang basura. Pero alam nyo, kahit gaano kaganda ang programa ng pamahalaan, pag hindi makikiisa tayong mga mamamayan, hindi tayo uunlad. Ang masakit kasi, naghahangad tayo ng pagunlad pero tayo mismo hindi tayo nakikiisa at hindi tayo kumikilos. After nitong mga sinabi natin, sa malamang marami yung magalit sa atin, pero ganun talaga kasi ito naman talaga yung problema.
mula dito natatanaw na natin yung Binondo Intramuros Bridge. Narating natin itong Binondo Intramuros Bridge alas 11 ng umaga. Inabot ang biyahe natin ng 10 oras kasi nagkandaligaw-ligaw tayo kanina. Siya nga pala, kung may mga katanungan kayo tungkol sa mga ruta at mga lugar na pinupuntahan ko o sa mga gamit na dapat dalhin sa bikepacking, pwede niyong i-comment sa comment box sa ibaba at susubukan kong sagutin. Dahil nandito na tayo sa Manila, puntahan na rin natin yung Intramuros. Ngayon ay bibisitahin naman natin yung huling destinasyon natin ngayong araw, yung Manila Baywalk Dolomite Beach bago tayo umuwi. Nandito na tayo ngayon sa Manila Baywalk Dolomite Beach, pero ang masma, hindi tayo pinapasok kasi hindi pa pala open yung beach. June 12 pa ang inauguration day ng second phase nitong Dolomite Beach.